talagay ng mga pari sa kalikati ng mga lugar. Dahil ito mga nakaraan, nilibigyan natin ang pansin ng mga priests with special needs. Pero karamihan sa ating mga pari ay talagang patuloy na nag-lilingkod sa kung saan kamay. At sa ganitong talagay ay kailangan din natin ang tulong. Kaya sa bago tayo pumunta sa pangkalata sa buong Pilipinas, eh ang natin masitwasyon ay binubuo ng iba't iba mga diocese. Kaya ngayon, humingi ako ng tulong sa inyo na to reflect kung ano yung huwag mo natin isipin yung mga ibang pare, isipin muna natin ang ating sarili. Na sa kalagayan ko, dito sa parokya, kung saan man, ano yung pangangailangan ko? May pangangailangan ko na pwede patulungan. O pa pala yung matutulungan, hindi sa kanila mag-iisip. Pero ang buhay, ito yung pangangailangan ko upang magbuhay bilang sa mabuti at kapatalapari. And then, basta isulat lang yan, and then, ipatalas ibigay sa akin personally or to other means para tutunan sa mga simula. Sapagkat ang buhay ng pari ay yung buhay ng mga pari sa mga individual parishes and stations. Pag pinagsama mo yan, hindi yan ang picture na ng ating kapalian. Pero ang buhay niya ay nasa buhay ng bawat isa sa atin. At tayo, in our own particular way, ay nangangailangan din ng tulong. Hindi dahil sa tayo may problema, kundi dahil gusto pa natin kayo kayo, we want to do more, kung proactive pa. Kaya, paano namin malalaman yan? Hindi galing sa inyo. Kaya kung maaari, may pangsulat ng mga needs, not necessarily problems o problema yung tinarap, pero mga needs para look into it at para matulungan. Pangalawa ay so nasabi na sa inyo ni Kuya Jerry yung kanyang responsibility at I look forward to a better relationship among us bilang mga kaparian dahil siya ay pinakakuya na ninyo. Maraming dumaanas sa kanya information. It's more of his ministry would be structural in the way na ayusin yung mga lalakasin yung bigas sa recovery, lalakasin yung mga structure sa propia for the bigas foray. Pero yun yung structure. Pero sa structure ay yung relationships. Bakit natin ito ginagawa? Eh para na ako maging katotohanan tayo sa ating pagtawag. Tinawag tayo ng Diyos, hindi ka maging kabahagi. Pagpaparaganap ng kanyang mabuting balita. At kung yung mga companies, they are doing their best in order to improve. Pero meron dito sa mga companies, sales, lumaki ang kita, kaya nang hindi kita sa paglilingkod. Hindi ko sila nagiging professional, hindi nila lang dapat maging professional din tayo. Pero iba yung ating purpose. To make it better, to make the best. Sapagkat bilang bahagi ng ating paglilingkod, and then si Frederick will help us with that. Salamat sa mga nagbigay na sa mga initial contribution para doon sa Hermitage kung ano pa tayo bibigay. I presuppose na yun yung una ay galing sa ating mga personal package kung may hindi may pahing complement na tulong tayo ng ating mga parishes that may be greatly appreciated. Kagabi ay may pinirman ako galing sa opisina ni Rico. Ito yung mga arrears dapat bigyan ng parokya at yung mga personal. Napansin ko na meron pa tayong mga nakarang taon meron pa hindi nabibigyan. So, yung mga tinanggap ninyo,
ay pumuli pa kay patatingin at kung maaari before the end of the year ay papali mabuwas-bawasan itong itong mga nakalagay dito na dapat kailangan nila ng maganda. It's part of our responsibility. Huwag na ipagpaliba kung ano yung pagsubikapan na kung ano yung pwedeng mabigyan at ibigyan. Kung hindi kaya, siguro, kaya huwag sa next week, pero pagsubikapan is part of our responsibility. Yung sinasabing extension ng ating meeting, eh kasi I get the feeling na lagi tayong magmamaday. At yun naman pala, eh yung itong ating mag-reconnection ay maghapon. Eh, video na bago. Pero I think talagang misa lang tayo makikita ng ganito isang baba. Tapos nakaset aside na rin naman yung Monday. Hindi, let's make the, let's maximize the opportunity. Na nakikita kong pwede pa lang ang gawin. Kasi it's more of, meron dito nagsasalita, tayo nakikinig. Parang one direction lang ba? Samantalang we need to experience ourselves as a community. At isa sa mga pinakamabisa na paraan sa formation program as far as growth is concerned ay UCAD. At doon nakikita, doon nararamdaman yung atin. Tayo bilang mga members of one Presbyterian. Kaya naisip ko, magandang isang tagyan. Tapos, pangalawa, eh, kung meron isang jewel tayo, bilang mga pare, ito yung misa. So, nakakapag-misa tayo para sa ating mga parishioners. Pero, maganda rin na we celebrate the mass among ourselves. Sa so, maramdaman natin yung kagandahan nito. At hindi lamang tayo ang nagbabahagi sa mga parishioners. Sa tayo rin ay binabahagi natin itong kagandahan nito among ourselves. Kaya ito ang magiging pinaka-final activity natin sa ako. And itong mga sharing, kaya pala natin ang paraan, hindi lang basta mag-share, kundi talagang yung bang mararamdaman natin na merong taong nakakaunawa at merong taong gusto tumulong. Kaya yung structure nito ay such a way na yung confidentiality, ay ating i-preserve at yung concern for wala natin ay mararamdaman natin bago natin ito nilabas sa ibang tao, eh tayo muna mag-tutulong na. So, ayusin natin ito yung structure so that I have a group that I could bear myself and I am confident that I will be helped. Ito muna mangyayari sa mga formation programs at gagawin natin ito dito. Kahit, it's not for anything else, kundi para lalo maging effective tayo sa ating problemo sa ating Panginoon Diyos. Ito na lang ito. Okay. And then, as some other points, ito'y napagit ko na rin, pero gusto ko lang ulitin na dito umayan dito sa mga dating na connection sa mga campaign na kung kayo ay naimitahan na mag-celebrate ng mass ay make it an opportunity to evangelize. Make it an opportunity to evangelize. Kung ang politics ay masasabi natin is dirty, hindi talaga na natin dirty. Pero meron tayong role, meron tayong responsibility to make it clean. Lalo tigil, itong mga candidates ay mga kapwa natin mga katoliko. Kaya proactive tayo dito sa ating gallery. So we make these opportunities pag-ibitahan, mag-salita, dito sa isang kapwaan, ibitahan. Take it, grab it as an opportunity to evangelize. Pero be clear na tayo ang nag-evangelize, hindi tayo ang nag-evangelize. Kaya be very careful.
And lastly, eh, may mga announcements laban pa mga pesta, yung mga pamisa ay binabasa during offertory. Eh, pamisa din ang pagpahapa pa. Kaya, in reality, itong mga pamisa naman eh, diba, ang dapat na nakakaalam nito yung magpinisa. Kaya dapat makita, it's not for, ano, it's not for the parishioners. It's more of malaman nung magbibisa kung sino yun at sa Diyos Diyos. Kaya yung mga ganito na nakaka, medyo hindi nakakatulog sa kamata ng ating misa, eh, yan ba yung parang. Okay, at huwag nang huwag nakilagdag, huwag nakilagdag doon sa mga hindi magkagadag ng program para po. Yun lang. Salamat po, Bishop. Ngayon po ang lahat. The angel of the Lord declared unto Mary, give me the grace, the Lord is for you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Behold the handmaid of the Lord. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. And the Lord was made flesh. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Pray for us, O Holy Mary, Mother of God. And we pray, for more to beseech you, Lord, the grace of our hearts, that we through the intercession of Christ, your Son, as we live under the message of an angel. May the passion and cross be brought to Lord his resurrection to the same Christ our Lord. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. The Lord be with you. May God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. And we pray, bless us, O Lord, and forgive us the others.